Andito po kami ngayon. Ngayon ay April 24. Araw ng Biyernes, kahit po walang pasok sa City Hall. Dahil ang pasok natin, naglabas na yung executive order na Monday to Thursday lang. Pero kahit po walang pasok, ito kami, nagtatrabaho kami. At tanggalin ko yung mask ko, ano, makilala niyo ako. Ako po... Si Mayor Emeng. Sa kanon ko po, si Vice Mayor Dodong. Bakit nangyayon mas mo? Ayan. Si Consiel Perry Hernandez. Si Consiel Jeff Bautista. Si Consiel Nani. You. Sa kaliwa ko po. Si Consiel Arnel Texon. Si Consiel Pete De Los Santos. Sa dulo po, ayan. Si Consiel Nestor Tolentino. Siguro, nagtataka kayo. Na ba't may pera sa harapan namin? Unang-una po, wala kami sa kasino at walang nagsusugal sa amin. Hala po, alam saan yung magsugal dito? Wala tayo sa kasino, andito po tayo ng isa City Hall. Bakit may pera? Sa harapan namin na ganyan kadami. Okay, papaliwanag natin yan. Nangako po kami ni Vice Mayor Dodong at ng mga konsihal na kapag nag-extend ang lockdown, magbibigay pa tayo isang sakong bigas. At sa pangako din natin na yon, bibigyan natin ng 1,000 ang bawat senior citizen, ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang vendor, manggagawa ng chineras. Kaya problema, nung sinabi po namin yon, ang daming nag-react. Paano naman daw yung mga construction worker, paano yung magsasaka? So, para sa ibang tagagawa, parang hindi parehas. Okay, punta muna tayo sa bigas. Yung mong bigas, andyan na, kumpleto. Sinisigurado po namin, bawat bahay, bawat pintuan, malalagyan ng bigas. Kaya ang ginawa po namin, nag-uusap-usap kami, wala na pong pipiliin pagdating din sa pera. Wala nang senior, wala nang jeepney driver, wala nang tricycle driver. Lahat po ng bahay, kapag hinatiran ng bigas, kasama po 1,000 piso bawat bahay. Yun po ang purpose, ba't andito yung mga pera na to. So, ang ibig kong sabihin, nakagaya kami. Hindi po kami nagbibiro. Pag sinabi po namin sa inyo, sigurado mangyayari. Kaya ngayon po, hindi lang namin kayo ibigay bukas. E isipin po ninyo ilang pong libo to. E isosobre po namin ng ganito. Eto, wala natin o. Kanina pa po kami nagsosobre. Abi may alapang 1,000 na gagawa namin. E abutin po kami ng 1 bunat kalahati dito. Pagka ganyan, kaya nananawagan po kami, ha? Nananawagan po kami doon po sa mga... Walang ginagawa dyan, lalo na yung mga kabataan. Baka pwede mag-volunteer kayo. Bukas ang umaga, magsosobre na po kami, ha? Madami to. Para naman po, mapilit natin na Lunes ng umaga o Martes ng umaga, maipamigay na natin to. Ang gusto po kasi natin, pag binigay ang bigas, pasabi pong iabot itong sobre na ito. Makita nyo. O nung nakalagay sa sobre, COVID ka lang. Batanggapan kami, okay? Okay, para malinaw. James, ha? Iyan mo dito. Para po malinaw, wala nang listahan. Wala nang lista-lista. Basta may pintuan ng bahay, aabutan ka ng bigas, aabutan ka ng sobre, may 1,000 piso. Kahit hindi ka taga rito, kahit hindi ka butante dito, basta ikaw, nandito ka sa Gapan, inabutan ka ng lockdown. Bibigay natin yan. Door-to-door yan, ha? Okay. Ngayon, gusto mo malaman nyo na, alam nyo, magkano'ng ginagastos natin ngayon sa Gapan, ha? Una po, yung 104,770,000, eksakto. 104,770,000. Inapuban po yan na supplemental ng sanggunian ni Vice Mayor Dodong ng mga konsihal nang may panggastos tayo sa Gapan. At lumaki pa po yan. Kasi po, nagbigay si Presidente Duterte through BBM ng 51,019,595 pesos. Kaya ang total po ng pera na ginagastos natin ngayon sa Tagagapan, 155,789,595 pesos. Ulitin ko, 155,789,595 pesos. Yan po, magmula umpisa hanggang matapos. Sana kaawa ng Diyos, matapos agad ang lockdown, yan po ang gagastosin natin. Ito naman po, pinapangako namin lahat sa inyo. Saksi ang Panginoon Diyos, walang mawawalang pera. Kahit singko. At yan po ay
kukwentahin namin sa inyo ng detalyado. Ipakikita din namin sa inyo ultimo 5 sa napuntayan. Bukod po sa perang ito na nabanggit ko, mayroon pa tayong pera. Yun po mga pusang loob na nagbibigay ng donasyon sa atin. Abe, alam po ba ninyo pera? Mahigit 4 milyon na. Mahigit 4 milyon, cash pa lang yun na. Wala pa yung mga goods, bigas, kung ano-ano mga pinapadala ng mga tagagapan at ng mga nagmamalasakit sa atin na hindi tagagapan. Hindi pa po natin binabawasan yan, ha? Hindi pa natin ginagat sa yan, nakabukod yan. Kaya po, nag-uusap-usap kami ngayon dito kung saan namin pwedeng dalin yung mahigit 4 milyon na yan na donasyon ng mga tagagapan. Kahit hindi tagagapan, nadodonate naman eh. Eh siguro po sa huli, papaliwanag namin yan. Nililinaw ko, hindi pa po namin nagagasa yung 4 milyon mahigit na donasyon. Okay, marami po nagtatanong, paano nagagapan pagkatapos ng lockdown na to, ng COVID-19, baka daw baon tayo sa utang. Baka daw wala na tayong puyay kung magawa. Unang-una po, hindi po tayo nangutang, kaya dito po kami. Magbuhat po ng 2016, naupo kami ni Vice Mayor Dodong. Bilang Vice Mayor siya, bilang Mayor ako, kahit po singko, hindi tayo nangutang. Hanggang ngayon oras na to. Ang katunayan, binabayaran pa po natin yung utang ng mga nagdaang mayor. Yung ganyan, binabayaran po natin yan sa bangko. Okay. Yung pong mga proyekto naman natin, baka daw tayo pagkatapos ito, nga, dahil sa sobrang luhok na binibigay natin sa tagagapan. Hindi po. Yung pong projects natin, diretso, walang nabago. Yung pong ospital na patatayo natin, hindi ko ginalawang pondo. Yung ospital na yan, na kung saan pag natapos mo, libre magpapagamot ang mga tagagapan. Walang babayaran kahit 5. Yung pong pinangako namin na lahat ng eskwelahan, ng schoolroom, ng public, papa-air-condition natin lahat. Diretso po yan, andyan ang pondo. Yung pong sapatos ng mga bata, magmula elementary, high school, college. Diretso po yan, ang sapatos, ang uniforme, ang bag, ang school supply. Ang ating pong scholar, yung pong ating mahigit 6,000 scholar na nag-aaral sa Gapan City College. Diretso po yan, walang nabago dyan. Yung ating butika, kung saan po yung butika natin dito sa Gapan, yung ating Central Pharmacy, kung saan po, sa mga hindi tagagapan, kung nanonood, gusto lang po namin pagyabang sa inyo. Dito po sa Gapan, mayroon kaming Central Pharmacy. Kung saan po, ang lahat ng tagagapan bumibili ng gamot sa amin. Ano bayad? Reseta! Masa may reseta ka, libre ang gamot, walang bayad. May pamasahe pa pong pawe. Tapos po, yung senior citizen, nag-aalala yung mga lola, lolo. Mayroon aming anak, papano na? Baka wala ng pondong natira sa amin, huwag kayong mag-alala. Yung pong cake, at saka yung cash na pera na regalo namin sa inyo, diretso, wala pong nabawas doon. Pati po yung panonood nyo ng sine, pag nagbalik sa normal, libre ulit kayo sa sine, ganun pa din ang sitwasyon. Ting manonood ng sine, may 200 po kayo na pang-Jollibee. Ganyan po kami sa Gapan. O yung mga tricycle driver, baka daw maghigpit na kami. Singilin na namin sila sa pang-isa, huwag kayong mag-alala. Hindi kami babawi sa inyo. Ganun pa din ang sitwasyon sa Gapan. Lahat ng toda dito, walang magbabayad ng prangkisa. Libre ang prangkisa. Kaya huwag po kayong mag-alala. Pag nalagpasan po natin ito, kung ano po sitwasyon natin dati, dire-diretso lang po yun. Walang naapektuhan. At ito po yung pera na gagamitin natin. Isa lang ang problema namin. Paanong ilalagay sa sobre? Pag kami lang po naglagay, abulin kami isang bulat kalahati. Kaya yung mga kabataan yan. Okay. Baka wala yung ginagawa. Puntayin na City Hall bukas. Mag-sobri tayo, tulungan nyo kami. Para Lunes o Martes, maisabay na po sa pagbigay ng bigas. Okay? Okay, baka may bisay tayo. Mga taga-Gapan, kumusta na kayo? Sasabay pa rin natin yung bigas, yung pagbigay ng bigas sa kanila, tuloy abot ng sobre. Kaya siguro naman po, pangalawang sako ng bigas, pare. Pangalawang sako ng bigas, may pambili pa kayo ng ulam. O huwag kayong mag-alala, hindi pa kami hinto doon. May ulam pa uling pakating sa inyo. Tatuloy pa, pare. Kunting taste muna at siguro, bumabati na lang po muna ako.
Patay na, happy birthday. Sorry, para doon sa taong bayan to. Certain na ma-extend po ng 15 days po yung ECQ, yung lockdown. Kami nasisiyahan na rin po at kami pinakasuporta sa panawagan ng ating Pangulo. At kung natatandaan nyo po nung minsan isang gabi na nahinabong ko po yung mga tagalungsod ng Gapan, na sana ka ako, pamalisan tayo ng huwag na po sa buong Pilipinas, dito na lang po sa lalawigan ng Rebeisiha. Nakita nyo po, tumalima po yung taong bayan. Tingnan nyo po yung itsura ni Mayor Remy ngayon. Nakangiti na po. Kasi po, nakita ko, umihigit siya sa gabi, wala na po siyang mahuling tao. Lahat po talaga, pagtuntong lang po ng alas 8, walang-wala na pong tao sa kalsada. At kami naman po, natutuwa doon. Kaya po, sa sobrang tuwa po namin, napag-usapan po namin na Mayor Emil Pascual, mga kusel po na nandito ngayon, na total, nakikisa kayo sa panawagan namin. Kaya todo buhos na po ang ibibigay namin support sa inyo. Sana po, konting-konti na lang po ito. Isa pang hamong po ulit sa inyo, na sana po sa buong Rebeisiha, tayo po ang kauna-unahan na maging COVID-free. Maraming salamat po at pagbati na lang po siguro sa akin pong pinsan. Napunta na po si Mayor Eming sa mga pinsan ko, kay Stacy po. Happy 40th birthday, Stacy. Nasa San Diego at pagbati po kay ating Lina, kay Kuya Cesar, kay Ate Laki, kay Ate Liit, sa pinsan ko, kay Patrick, kay Dave. Sana po, kung di lang magkaganyan-ganyan, baka po napunta kami dyan. Pero magpasensya niyo na po at mas kailangan kami dito sa lungsod ng Gambani. At yung sa kapatid ko po, sa nasa Cavite, kay Attorney Ronald Bautista, siya kay Judge Winnie Bautista, okay lang daw, sabi ni namin ni Daddy, na huwag mo na kayong buwin para po sa kaligtasan niyo. Okay, hindi ko okay, nasa Bantuan ngayon. At siya nag-birthday po kahapon, papabati po, di ba, bati po ng kanyang anak, si Ate Emma Miranda. Happy birthday po at sa susunod na po kayo mag-sure ng gawin. Siguro po hanggang dito na lang at sana po makikusap po sa inyo. Tuloy-tuloy na po sana ang pakikisama natin sa taong bayan at sa pamumuno po ng Mayor Emma. Salamat. Tsaka binabati ko po si Stacy sa San Diego, California. Stacy, happy 40th birthday kay Kuya Dolphy, kay Ate Laki, kay Ate Led, San Diego, kumusta kayo dyan? Kay Ate Lina, napaka-bait ng mga tao. Kumusta po kayo dyan? Mag-iingat kayo lagi. At sa lahat po ng taga-Gapan na San Diego, magandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Gapan, isa lang ang hinihiling namin sa inyo. Basta mag-iingat po tayo, sumuldan tayo sa sinasabi ng batas. Huwag tayong lalabas ng bahay. Hayaan nyo na kami. Kami dito na lumabas ng bahay. Kami na, trabaho na namin yun. Ang trabaho nyo lang po, huwag kayong lumabas ng bahay, hindi ba? Ito po, tingnan nyo ha, pangalawang sako ng bigas. Unang po, ala naman katapusan ng ulam, dire-diretso yung bigay namin. Ito po, yung pangalawang sako ng bigas, may kasama pang 1,000. Basta kami po, ayan ako, bilang mayor nyo, si Vice Mayor Dodong, yung komersyal. Umasa po kayo na hindi po 100%, 1,000%. Magtatrabaho kami para sa inyo. At huwag kayong nagpapasalamat sa amin. Uulitin ko, huwag kayong magpasalamat sa amin sapagkat ito ay pera ninyo. Pera ng lungsod ng Gapan na ibinabalik lang po namin sa inyo. Nagkataon lang po na kami ang nagmamanage ng inyong pera. Kami po ang lumalabas na leader ngayon dito sa lungsod ng Gapan. Itong pandemic na ito nangyayari sa buong Pilipinas, ito po ay napakalaking challenge sa aming mga leader. Na kung paano po makikita sa kasaysayan kung paano nyo kaming gagraduhan. Kung paano yung sasabihin pagdating ng araw na hindi na po kami ang namumuno sa lungsod ng Gapan, doon yung kami yung makikita na at masasabi, taas doon kami makakatingin sa inyo na kami po na nanunungkulang ngayong mga panahon na ito, ginawa po namin lahat ng magagawa namin para sa inyo. At yun po, uulitin ko, pera ninyo ito na ibinabalik namin sa inyo. Huwag kayong magpasalamat sa amin. Sa inyo po ang pera nito, kami po ay nagmamanage lang ng pera ninyo. Okay? At tandaan po ninyo, pinapangako namin sa inyo, wala pong magugutom dito sa Gapan. Walang magugutom. Okay? May pera po tayo. At umasa po kayo na andito lang kami. Lagi po kaming nakaalalay sa inyo sa lungsod ng Gapan.
At pagpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. At siguro pagkatapos dito, pare, diretso tayo ng ano? Ng gym. Andun po yung bigas. Paitan din natin sa mga tao. Nang makita po nila, ha? Okay, maliwanag po. Yung April 25 na sinasabi namin na bigayan ng second wave, hindi matutuloy bukas. Kasi po, ang problema natin, paano ilalagay sa sobre? Ito, paano po lalagay sa sobre? Yung mga pera, ha? Kaya po yung mga kabataan niya na walang ginagawa, mag-volunteer po kayo. Mag-volunteer kayo. Okay, kasi pag kami lang po gumawa, isang bunot kalahati matatapos na, ha? Ilan po? Punta tayo ng bigas, ng makita niyo bigas, ha? Salamat po. COVID ka lang, parang naman kami.